Good morning. Good morning. Good morning po sa atin pong lahat ng mga ka-farm, ano, from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa atin pong mga members ng Mango Farming in the Philippines. So muli po ngayong umaga ay welcome po sa akin pong Mango Farming Vlog. Muli po ang inyong lingkod, ang inyong ka-farm, Leonard Misal ng akin pong channel Ka-Farm TV. At ngayon pong umaga ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po ay sa mahaba pa pong panahon ay tayo po ay magsama-sama at magtulungan po sa industriya po ng pagmamangga. Muli po, nandito ako sa akin pong another batch, ano, apat na batch po natin ito. At sa kasalukuyan po ay 11 days. So ito po yung inapplyan natin ng flower induction noong October 11. So ngayon po ay October 22. So ngayon po ay 11 days. I-update ko po kayo kung ano po ang naging resulta nung atin pong naging flower induction. So tayo po ay nag-conduct ng flower induction na i-share ko po sa ating group. Gamit lamang po ang calcium nitrate, na gumamit lang po tayo ng isang sako ng calcium nitrate, pero tayo po ay nakapagpabunga ng almost 100 po na puno dahil hinati po natin ito sa dalawa para po itong area po kasi na to, yan, ito po ay 200 na puno nung itinanim, subalit meron na rin pong mga namatay. Yan. So itong area po na ito ay almost 200, kaya hinati mo na natin ito sa gitna. Hahatiin po natin, hinati po natin ito sa dalawang batch ulit. So bali pang apat na batch po natin ito na in-spray po natin noong October 11. So ngayon po ay October 22. At yung another batch po ay spray naman natin ng October 25 or 24. Kasabay po natin yung ating isang client po sa Davao. Sabi ko po ay sasabayan ko po siya para po ma-guide ko siya ng tama. Kaya October 25 po ay mag-i-induce kami dito kasabay po ng ating isang client at ka-farm na ginaguide dyan po sa may area po ng Davao. Shoutout po pala sa dalawang client po natin na hindi ko po mapangalanan. Isa po dyan sa Pangasinan at isa po dyan sa Sultan Kudarat. Nag-decide po sila na ako po ang kanilang maging Mango farming guide sa pagkakataon pong ito, sa kadahilanan po na sila po ay failure nung nakaraan. Sabi ko nga po, sila po ay voluntaryong nag-message sa atin at kinuha po nila yung atin pong serbisyo para po makatulong sa kanila pong mango farming practice. Disclaimer lang po, yun pong naging advisor nila ay pareho din pong nasa mango industry sa kasalukuyan. Subalit sa nakakalungkot po na kadahilanan ay hindi ko po alam kung ano po naging problema. Kaya sabi ko po, kung sila po ay willing na i-adapt ang aking mango farming technique and technology, ako po ay hindi isang certified professional. Lahat po ng nakikita ninyo na resulta ng akin pong mga ginagawa, yan po ay resulta lamang po ng akin pong pagpipilit at pagpuporsigi na ako po ay makabuo ng sarili kong protocol from different chemical company. At ito po ay naging epektibo para sa akin, kaya po ito ibinabahagi ko sa inyo sa paraan lamang po na kaya ko. Kaya disclaimer po sa mga certified professional, mga nag-aral dyan, kung kayo po ay by the book, ako po ay by actual and farming practice, na ako po ay nasa close monitoring ng akin pong ginagawang mga activity. Kaya nire-respeto ko po yung inyo pong mga puna, subalit mananatili po ako na magbabahagi hanggat meron pong mga taong nagtitiwala at naniniwala na meron po tayong mga gawa para sa kanila. So mga ka-farm, ito po at isishare ko sa inyo ang kasalukuyang kondisyon ng atin pong 11 days ng mga bulaklak. So medyo mataas, hahanap po tayo ng medyo mababa. Mataas po kasi ang tayo. Hahanap po tayo ng medyo mababa para madali pong makita ng atin pong mga ka-farm. So ayan, ito po, medyo mataas po kasi ang puno. Ayan, hilahin ko po pababa para makita ninyo mga ka-farm. Ayan, ayan. Ayan, excuse me. Sa unang tingin po, iisipin nyo po na ito po ay mga dahon.
Kaya nga po nung ito po ay isinare ko nung 8 days pa lang, sabi ay duda daw po sila kung ito ba ay bulaklak o dahon. So para po sa lahat, ito po ang palatandaan na malusog po ang atin pong mga bulaklak. Yan, meron pong kasamang maliliit na konting dahon yan sa gilid. Yan, at meron pong mga butil na malulusog sa ilalim. Yan, yan po ang palatandaan na ang atin pong mga bulaklak po ay nasa flower elongation period. So from bud emergence, papunta na po siya ng flower elongation. Yan na po ang setup ng ating bulaklak sa kasalukuyan sa 11 days. So pagdating po ng 14 days, tayo po ay mag-a-apply ng first shot. At tulad po ng sinasabi ko, kapag tayo po ay nag-apply ng flower induction, kumpleto na po tayo ng pangontra sa atin po mga insecticide. Gumagamit po tayo ng broad spectrum insecticide na may kakayanan po na maproteksyonan yung ating mga bulaklak from 12 days to 14 days na wala pong makakasira sa atin pong mga bulaklak. So sa pamamaraan po kasing ito na itinuturo ko, makakatipid po tayo ng isang shot, makakatipid po tayo ng lason. Subalit sa 14 days po ay meron po tayong ginagawang treatment para po sa atin pong mga bulaklak at para po sa pagdidevelop ng atin pong mga magiging butil. Ayan. So share ko po sa inyo ha. Medyo mataas lang po itong mga puno na ito kaya idinidikit ko po ng ganyan siyan. So hindi ko po kasi ma-turn yung camera ng cellphone ko kapag siya po ay naka-front camera. Kaya ganito na lang po yung setup ng akin pong pagpapakita sa inyo. Ayan. Medyo mataas po siya. Ayan. Ganyan po ang status ng atin pong bulaklak. Although hindi po sabay-sabay ang labas niya. Ayan. At kung mapapansin nyo po, meron din pong mga puno na late ang paglabas ng kanya pong mga bulaklak. Ayan. Dahil po yan sa temperatura na rin kasi napakalamig po dito sa aming area ngayon. Ayan. Ayan. So ito po yung ginamitan ko po ng isang sakong calcium nitrate na nakapag-spray po kami ng almost 100 na puno gamit lamang po ang isang sako sa mixing po na 6 to 7 kilos at ito po ay sa pamamagitan po ng pag-apply ng hindi po kailangang napakalakas ang buga ng ating lason sapagkat tandaan po natin bagamat carwash po ang ginagamit natin o power sprayer, tayo po ay hindi nag-i-spray at hindi po tayo nagka-carwash. Ito po ay sinasabi ko sa inyo para makatipid po tayo pero epektibo kasi ang kailangan lang po ng mga bulaklak natin ay yung mabasa yung ibabaw ng ating mga bulaklak dahil yung sobra po dyan ay mauhulog sa lupa at hindi na po nila kailangan. Dahil ang mga dahon po ng ating mga mangga ay hindi naman po katulad ng isang sponge na nag-absorb ng tubig o chemicals, kundi kung ano lang po yung tumama sa kanya pong mga palad ng dahon ay sapat na para po ito ay umepekto at para maging ganap na bulaklak. So muli mga kaparm, subscribe nyo po ang aking channel at yun, magpe-first shot po tayo ng October October 24 or 25, alin man sa dalawa, 14 days o 15 days. I-update ko po kayo at subscribe nyo po yung channel at i-upload ko po ang aking magiging first shot at ilalive ko rin po yung akin pong gagawing mga pabaon combination base na rin po sa inyo pong mga kahilingan mga kaparm. So salamat po sa sumusuporta sa akin at mga nagsusubscribe sa aking channel. Tulungan nyo po ako na tayo po ay maka at least 1,000 subscribers at ako po ay magla-live sa inyo kung paano po ang ating lahat po ng mga ginagawa. Muli po sa mga nagtatanong sa atin, salamat po at umanhin nyo po yung mga sagot ko ay base lang po sa aking karanasan. Yung mga bagay na hindi ko po masagot ay ipagpamanhinan nyo po ako. Subalit kung ako po ang magiging mango advisor ninyo from flower induction to harvest at gagamitin nyo po yung aking mango protocol ay kayo po ay akin pong matutulungan. Ano? At doon naman po sa humihingi ng akin pong servisyo, meron po tayong konting talent fee. Subalit normal lang po yun dahil ang lahat naman pong ito ay akin pong pinagpapaguran at tinataya ko rin po dito ang akin pong pangalan. So muli po, happy farming and stay healthy. God bless po sa ating lahat. At ako po ay naniniwala na kaya po natin ito at tayo po ay magsama-sama
para po sa mga magmamanggang Pilipino. God bless po. Happy farming and stay healthy. God bless po sa ating lahat.